Gabing-gabi na nga, ito pa rin ako, nagkukudkod. Ay na, Apo. Parang isang taon naman kasi yung hugasin ko. Yung tipong buong araw lang naman na pinagkainan yung hinugasan ko. Pero bakit ganun? Inabot na ako ng siyam-siyam sa paghuhugas. Kahit gabing-gabi na nga, ay wala pa rin naman akong no choice. Kundi i-ready itong mga bote ni Arky. Paano ba naman kasi yung tagagawa nito? Tinulugan na ako. At ito na nga, literal, alas 11 na ng gabi. E-ready ko na nga itong bote ni Arky. Dahil mahirap na baka ayaw na niya akong katabi kapag wala siyang makapang dede. Ang bata pa naman kapag naalimpungatan, dede agad. Hindi umuubra sa kanya ang tapik-tapik lang, kailangan may dede. At tingnan mo naman yung pagmumukha ko, hagardong-hagardo na. Sa katunayan ngay, antok na ako talaga dyan. Pero paglingon ko nga, eto na naman yung nakita ko. Yung tipong gusto ko na lang talagang mahimatay sa nakita ko. Alam mo, sa buong araw na ito, siguro pang limang ayos ko na itong mga laruan niya. Yung tipong hindi pa umiinit yung laruan sa kanyang lagayan, pero naikalat na naman. At sa totoo nga lang, kada gabi, ganito talaga yung routine ko. Maglilinis at mag-aayos muna ng laruan. At sa umaga naman, nauunang bumangon yung anak ko, kaya naman paggising ko, signal number 3 na naman ang mga ito. Yung tipong gusto ko na nga lang ipagtatapon ang mga laruan ito dahil wala na nga ring matino. Wala na talaga akong makikitang buo sa mga laruan niya. Puro na nga na chap-chap, wala na nga yung mga gulong ng iba. Pero nakakatuwa tong bata ha, kahit wala ng ulo yung duck niya, alam pa rin niyang duck. Ano ba naman kasi kinakatay niya yung mga laruan niya? Okay lang naman makatay, basta pwedeng pang-ulam. Ito nga ring mga laruan niyang mga sasakyan. Ay na, Apo, wala ka nang makikitang matino. Lahat na natanggal na yung mga gulong. Ang hirap-hirap nga ding linisan itong ambisyon kong carpet. Paano ba naman kasi ang yaman-yaman din sa buhok? Hindi lang naman yung buhok ko, kundi pati na rin buhok ni Hira. At dahil nga gabing-gabi na rin, ay hindi na rin ako pwedeng mag-vacuum. Kaya naman, tiis-tiis muna sa walis, ganern. Hindi pa nga ako nakontento, kaya ayan, pinagtripan ko na din itong mga basura ko. Charis. Mga ukay ko nga pala ito na hindi ko nabebenta. Pinag-isipan ko na nga kung paano ko i-dispose to dahil wala na nga kaming space. Mga damit lang naman ito at mga dress na puro small size. Binibilisan ko na nga rin yung pag-aayos ko dito dahil feeling ko na nga mahahati na yung katawan ko sa pagod. Pero napansin ko nga na may brown envelope dito sa may dingding, kaya naman pinuksan ko. Aba-aba naman, may nagtatago. At ito na nga, puro yellow. Mahuhulaan mo kaya kung magkano lahat to? Sige nga, kung may hula ka, i-comment mo nga dyan sa may comment section. Malay mo, ikaw ang manalo ng 50 na J-Catch. Tatanggal na sana yung pagod ko kung akin to, kaso nga lang hindi naman akin. Ang swerte-swerte talaga ng kamay ko, tagahawak talaga ng pera. Yung literal na tagahawak lang, ganun. Bigla ko na nga lang napansin na ay naapo, mag-aalas 12 na pala. At hindi pa ako nakapaghugas ng mukha. Sa buong maghapon nga, ngayon pa lang ako maghuhugas. O Jiva, sobrang busy ko ni mukha ko, hindi ko na mahugasan. At dahil mo sobrang busy ko, kailangan ko ng mag-vitamins. Mahirap na, baka matalimu daw na ako. Gaya nga ng sabi ko, sa maghapong to, hindi rin ako nakapagsuklay. At ngayon pa lang ako na magsusuklay kung saan matutulog na nga ako. Maglilipmus nga rin ako dahil dry na yung lips ko na hindi nalalawayan. Charis. At ito na nga ang mukha ng nanay na hindi masyadong pagod. Matutulog na dahil alas 12 na ng gabi. So ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!